What's up guys? Welcome back to another vlog. So, ngayon nakasakay kami ng adventure. Papunta kami ng Boracay kasama ko yung Babes, my wife. Good morning. Janix. Ayan si Ton. At saka si Angie with Kabotchog. So, yun guys. Malis kami dito ng Norsini. 6 no? six a.m. Tapos on the way na kami papunta ng Terminal 4 sa Naiya. So, kita-kits na lang tayo guys pagdating namin doon sa Naiya Terminal 4. Ayan guys, kakarating ang landing sa Naiya Terminal 4. So magki-check-in lang kami. Tapos we'll wait for the flight. So see you at the airplane. 1 hour later. Boarding time guys. So pasakay na tayo sa aeroplano. Pala kayo mag-exit ng airport, meron kayong field up na ganito. Health declaration form on exit or entry. Dahil siguro sa NCOV issue, so minabuti nilang gumawa ng declaration or permit na ganito. So okay din naman yun para sa safety ng bawat isa. So kakatapos na ni Christian mag-field up na kanyang form and kami naman. Maglalaglag ng mga stress. Kailangan na ng vitamin C. Vitamin C? Saan naman pupunta niyan, sir? So, yun, sir. So, yun, guys. Pasakay na tayo ng ating bus. Going to Katiklan. Katiklan? Yan guys, punta na kami sa aming mga rooms. Sama ko yung aming mga tropa. Paul, yes, sir. Ton, Angie, and Barbie, Christian. Sabi ko
nga marami eh! Titignan natin guys kung ano yung accommodation na rito. Kung worth it ba yung pinareserve namin. And hopefully, maganda yung araw bukas para makapag-enjoy kami sa aming island hopping, sa aming mga activities. So, sinusundan namin si ate. Ayan. Hinahatid niya kami sa aming room. So, later magkakaroon tayo ng room tour and titignan na, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ano nila rito, kung ano yung itsura ng kanilang hotel. And mag-i-enjoy kami at kakain dahil gutom na kami. Tama ba, Paul? Tama, gutom na kami. Grabe guys yung biyahe, medyo ano, medyo matagal yung biyahe. Kasi talagang ganun eh. From Calibo to Katiklan siguro over 2 hours yung land travel tapos ferry. What's up guys? Yun nga katapos na kami mag-prepare. Natapos na yung aming first activity, yung banana boat. Sobrang nag-enjoy ang lahat. Si Paul, grabe tumili. Ngayon ko lang nalaman na malakas palang tumili si Paul sa mga ganun. Si Chan yung ini-expect kong titili, yun pala, mas matindi si Paul. But anyway guys, sobrang saya. Sobrang ganda ng experience. Parang bumabalik sa akin yung first time naming pumunta rito. And ang kaibahan lang compared ngayon kasi talagang mas malaki yung diferensya ng mga presyo ng mga activities na meron sila ngayon dito. Kasi before, ang activity na ginawa namin from 1,350 na dalawang activities na banana boat and parasailing. Ngayon yung parasailing nila is 1,800 na. So yun yung nakita namin pinakamura. Tapos hiwalay pa yung ano yung kanilang banana boat. Yung banana boat nila, magkano ni? Yung banana boat? 350. Binigay ng 300. So, from 350 naging 300. So, isipin nyo yun guys. So, dun pa lang sa dalawang activities, pag siyempre nagsama mo yun, 2-1, compared sa 1,352 years ago. But okay lang kasi sobrang sulit naman, sobrang ganda. Sobrang, ang laki ng pinagbago talaga ng ano ng Boracay, yung shoreline nila. As in, pwede ka na maglakad, sobrang lawak na ng space na pwede mong paglakaran or pwede kang humiga sa kanilang powdery sand talaga. World class pa rin, grabe yung buhangin talaga ng Boracay. Hindi ka magsasawang balik-balikan yung kanilang napaka world class na resort. Yun yung aking ano guys, yun yung aking observation after naming makavisit nga on the second time. So bukas, meron pa kami mga activities na gagawin. Like helmet diving, scuba diving, tapos meron pang paddleboard and yung ating ano island hopping. So ipapakita ulit namin sa inyo kung ano yung mga activities na gagawin. Wala kaming maipapalabas na video on our banana boat activity kasi nasira yung action camera ni Christian. Hindi pala nag-save yung kanyang ano, yung mga videos na ginawa namin. Ang haba sana, napakaganda sana ng aming ano, ng aming video na ginawa. Kaya lang nag-corrupt yung ano yung kanyang memory card. So
pasensya na kayo, wala kaming maipakita sa inyo. Pero sobrang sulit talaga. So yun lang guys, kakain lang kami after nito, shot ng konti, tapos tutulog, gigising na maaga. Kasi may mga activities pa ni, di ba? Aba. Excited ka na ba para bukas? Hindi ako sasama mag-scuba dive. Bakit? Baka mag-panic ako sa ilalim. So, siguro magpapaiwan siya or hindi ko alam kung saan siya mag-i-stay. Siguro sasama pa rin siya sa boat. Pero hindi talaga siya pwede sasama kasi si Babes kasi medyo nervyosa yan eh. Pagka nasa ilalim ng dagat siya, medyo natataranta siya. Pero tatry ko ang helmet diving, sasama ako. Okay. Sa scuba diving lang hindi. So, yun lang guys yung aming update dito sa Boracay. And huwag niyong kalimutang i-follow yung aming mga activities bukas. So yun guys, kakapasok lang namin din sa aming room. Kakatapos lang namin kumain. Kumanta si Paul, ang ganda ng boses niya. Tapos kumanta rin ako. Kahit medyo nakakahiya, kinapalan na namin yung aming mukha. So overall, it was fun talaga. Sobrang nag-enjoy kaming lahat. Sobrang tingin namin worth it naman yung ginastos namin on our first day. So yun guys, kung nagustuhan nyo yung aming video, please don't forget to hit the like button. And kung bago ka pa lang sa aming channel, anong gagawin nila ni? Subscribe to our YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo palagi sa mga latest uploads namin. So that's it for the vlog guys on our first day here at Villa de Oro. Thanks and God bless. Ciao!